Kamusta mga idol? PBA update muna tayo. Planong expansion team ng PBA ngayon at sa mga susunod na taon, hindi na matutuloy. Kinumpirma nga ng commissioner ng PBA na si Willie Marshall na nahihirapan daw silang kumuha ng dagdag na koponan para lalo pang lumaki ang kanilang liga. Mismong ang PBA board na nga daw ang nagbigay ng instruction sa kanya para kumbinsihin ang mga bagong koponan na gustong sumali sa liga. Sinabi ni Marshall na madami na daw siyang nakausap na kumpanya na interesadong pasukin ang magulong mundo ng PBA pero bandang huli bigla na lang daw silang nagsisi at rasan. Hindi naman dinetalya ni Kume kung ano ang dahilan ng pag-backout ng mga kumpanya na nakausap niya dahil paniguradong negatibo ang epekto nito sa liga. Sa dami ng isyu na kinakaharap ngayon ng PBA, malamang ilan dito ang naging dahilan kung bakit nag-backout ang mga kumpanya na nahikayat ni Marshall para maging expansion team. Dalawang kumpanya ang matagal nang napapabalita na posibleng pumasok sa liga. Ito nga ay ang SM at Ayala na tinaguri ang pinakamalaking korporasyon sa bansa. Sa hindi pa nakakaalam, ang Ayala ay pinasok ang PBA noong 1988 nang bilhin nila ang Tandoy franchise. Sila din ang may-ari noon ng Pure Foods team kung saan nakakuha sila ng limang kampyonato na binubuo pa nina Alvin Patrimonio, Jerry Codiniera, Jojo Lastimosa at Glenn Capasso. Pero noong 2001, nagdesisyon ng Ayala na ibenta ang Pure Foods franchise sa San Miguel Corporation. Kaya naman hindi na nakapagtataka kung magdesisyon ulit ang Ayala na pasukin muli ang PBA. Samantala, ang SM Corporation naman ay matagal ng parte ng liga. Sila kasi ang may-ari ng Mall of Asia Arena na kasalukuyang pinaglalaroan ng mga PBA games. May kakayahan din ng SM na humawak ng koponan. Sa katunayan, sila ang may-ari ng koponan sa UAAP na NU Bulldogs. Kaya naman sinasabi ng mga basketball fans na ang SM at Ayala ang may kakayahang tapatan ng SMC at MVP na naghahari ngayon sa PBA. Bukod pa dito, may kakayahan din silang magpasahod ng mga star player na milyones ang halaga. Ito kasi ang madalas na nagiging issue sa mga expansion team mga idol. Ang maximum salary cap kasi ng mga superstar sa PBA ay 420,000 pesos kada buwan pero hindi naman daw ito nasusunod ayon sa mga source. Ito ang matagal ng problema ng expansion team kagaya ng Blackwater at Terra Firma. Hindi kasi nila kayang mag-sustain ang kanilang mga superstar dahil wala silang kakayahan na bayaran ng mga player nila ng higit pa sa salary cap na 420,000 kada buwan. Bagamat hindi na isapubliko ni Willie Marshall ang mga kumpanya na gustong pumasok sa kanilang liga, panigurado na ang mga kumpanyang nakausap niya ay mga walang kakayahan na tapatan ng pasahod na binibigay ng SMC at MVP teams. Hindi man natupad ang pangarap nila na magkaroon pa ng expansion team, sinabi ni Marshall na pagtutuunan na lang daw nila ng pansin ang TV coverage at madami pang out-of-town games. Sobrang kumonti na kasi ang nanunood ng actual games sa PBA dahil sa hindi maayos na coverage. Kaya naman madami ang nagsasabi na nilalangaw na ngayon ang mga laro sa liga. Kahit nga mismo ang mga laban ng Barangay Ginebra at San Miguel Beermen hindi na din patok sa mga manunood dahil nagsasawa na silang panoorin ng PBA dahil sa bulok na sistema na pinapairal ni Commissioner Willie Marshall at ng buong PBA board.